Magandang hapon po. Si Catering, ang inyong tangkero ng bayan at muli magbibigay sa inyo ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga tangkero, no? Nandito po tayo ngayon sa Quezon City Hall. Kaninang umaga ay nandun naman po tayo sa Caloocan City Hall para ayun, nag-ayos po tayo ng nag-renew po tayo ng ating FSIC o Fire Safety Inspection Certificate dahil expired na. Na so ayun, no? Nag-submit pa kami ng letter address to the Bureau of Fire Protection dahil nung time nang in-inspect tayo ng BFP agent o inspection personnel o inspecting personnel ay nakita niya na medyo dumami yung ating tangke. Okay, so itong impormasyon na to ay napaka-importante para sa ating mga dating tangkero, no? Nakita niya na medyo dumami yung ating tangke, different from that of what we have declared during the first time of our application ng FSIC. So, siyempre, at chubachuchu, dami nating mga explanation sa BFP. So, kaya na kailangan natin magbawas ng mga tangke na yan. Or either, we try to request for an amendment nung pong ating declared na bilang ng tangke. Kasi nga naman, siyempre, nung time na tayo po ay nag-apply for the sake of securing the business permit or etc., RTO, ay in-automatic natin yung bilang ng number according doon sa requirement ng guidelines. In compliance doon sa 11592. Diba? Sabi nga doon na 300 kilograms and then all of the sudden magsisip pala tayo into dealership category ng ating shop. So natural iba yung bilang, no? Kanya ito ngayon dahil expired na may mga nasilip, may mga konting kinakailangang i-justify. So sabi nga namin ni Mrs. Siyempre in the process, hindi maiwasan na lumalaki ang mga display mo dahil dumarami ang iyong mga suki. Unlike during the time na tayo po ay nagsisimula pa lamang. So, ayun, no? Dinala namin dito sa may sub-office ng Caloocan City Hall. At ang sabi, dadalhin namin doon sa main office ng Bureau of Fire Protection dito sa may Caloocan City Hall. Buti na lang, medyo mabait-bait yung inspection personnel. Ipinaiscan na lang sa amin yung letter. Ipinaiscan na lang yung resibo na pinagbayaran namin. Then, yun nga, no? Kinakailangan medyo ayus-ayusin na magbawas ng mga tangke. Dahil siyempre for the sake of safety, kinakailangan ho nating i-align yung ating number of tanks. Sabi nga natin sa inyo, it is still the local government, particularly the Bureau of Fire Protection, ang magsasagawa po ng actual inspection para ikang matiyak na nagko-comply tayo, no, doon sa requirement noong fire safety code. Yan. Kasi kasama po yan, yung pong mga pagdi-display na yan. So, titignan natin, kasi may mga commitment kami na kinakailangan namin magbawas, kinakailangan namin tanggalin yung mga ganito. Kasi nung pumunta siya, kaya ang lesson dito is make it sure na pagka ho kayo mag-apply, especially for the renewal or kahit na sa hindi renewal, huwag nating asahan na ito ay pupuntahan o hindi pupuntahan. So ihanda natin yung ating shop, ihanda natin yung ating LPG store nang naayon siyempre doon sa
standard muna po tayo, no? Alam naman natin na along the line magkakaroon ng mga changes. Depende po yan sa takbo o ng iyong operasyon, ng iyong business. No, but meanwhile, pagka po tayo ay magpapa-renew or mag-a-apply, kibago pa, i-prepare muna natin ang lahat ng ayon doon sa inihingi doon sa guidelines para bawas ano po tayo, bawas stress. Okay? So, kasabay niyan, kami po ay ito pa, no? Kasabay niyan, marami po kami inayos ngayon maghapon dahil bukas po kami po itatakbo papuntang Nueva Vizcaya at susunduin natin ang ating mahal na ina dahil nag-aalboroto na naman ng kanyang pagiging bata. So, sa Caloocan, sinamantala na rin namin dahil yesterday, yung pong rider natin ay traffic enforcer dahil po sa walang utility sticker. Yung pong ating single motor na may carrier hinanapan. So, huwag nating isipin na yan ay huwag nating baliwalain o huwag nating isipin na yan ay hindi na mahalaga. So, kung kayo po ay nasa LPG business at may mga kulong-kulong po kayo, kahit ito ay yung pong 3 wheels o 2 wheels na may carrier, ay kunan nyo po ng sticker ng delivery tax. Nakita ko kanina ay merong sticker na delivery tax. So, ang delivery tax sticker ay iba yung sa 3 wheels, iba yung sa 2 wheels. Ayan. So, nagbayad kami ng around tatlo yung kinuha ko sa sidecar, tsaka dalawang motor ko sa Caloocan at tsaka sa Quezon City dahil alam mo naman na ang delivery area natin hanggang sa maabot ng ating motor at pasok sa ating husga ng kanyang presyo. So, pwedeng lumampas po yung ating kulong-kulong yung ating delivery doon sa area ng yung business address. So, dahil dyan, so kinuna ko na rin yung isang kulong ko para doon sa Quezon City ko. Ngayon, nandito naman kami ngayon sa Quezon City Hall para magpa-calibrate ng ating timbangan, yung weighing scale natin. So, ang weighing scale na pinakalibrate ko ay yung analog, ha? Yung may arm, dial arm, parang ganun, ano po. Okay, so, binayaran ko dito is 40 pesos only. Ayan, doon sa may treasury building. Punta kayo sa treasury building, dalhin ninyo yung business permit ninyo. Ayun, ang 40 pesos lamang, seselyuhan po nila yon, ha? Iwasan po daw ninyo na mabasag yung salamin ng inyong timbangan at iwasan ninyo na maputog yung selyo dahil mas malaki po ang penalty nun. So, sa susunod po na pag-renew ninyo ng inyong pagpaka-calibrate, dali nyo na lamang po yung resibo and then, siyempre yung timbangan. So, ayan. Whereas in Caloocan, binayaran namin ay binayaran ko is 200. So dalawang timbangan po ang dala ni Katuri ngayon, dalawa yun po yung shop natin, pinakalibrate natin para walang duda. Yan ay para burahin ang anumang duda na pwedeng pamano dun sa suki natin at para i-convince sila kung gaano tayo ka-compliant, kung gaano tayo ka-respeto doon sa gustong mangyari ng 11592 in the interest, in the protection and of the interest of the buying public, yun ang sinasabi dun. So kailangan po natin ipa-calibrate yan, mga kapatid, So at the same time, hiningan na rin po natin ng sticker din. Humingi na rin po tayo, hindi humingi, no? Nandun si Mrs. ngayon, hinihintay ko lamang sa andito ako sa may ano, no? Level sa ground level ng multi-level parking dito sa may Quezon City. Tapaikot-ikot po tayo. Kaya ulitin po natin, kapag ka mag-aayos po kayo ng inyong mga ano pa mang permit dyan o dokumento, sa anumang sangay ng gobyerno at may dala kayong sasakyan, kailangan ho, meron kayong kasama para hindi po tayo nahihirapan dahil paikot-ikot po tayo rito kanina. Naku na po, napakatagal, naghanap pa ako, no? So, ayun, kumukuha naman ngayon si Mrs. ng
utility sticker o tinatawag natin delivery tax para po dun sa ating sidecar, para po dun sa ating dalawang motor na pan-deliver po natin. Para yan din po ay iwas sa abala sa ating pong mga suki pagka ho tayo mag-deliver, dahil baka ho mahuli yung ating rider. Ayaw din po siyempre yung nung rider na siya nakakastigo o kaya natatanong ng ano pa, no? Kaya wag po nating baliwalain yung mga bagay na yan para mas maayos po ang daloy ng ating paghahanap buhay. So ayan, siyempre balitaan ko na rin kayo, no, tayo po ay maganda po ang benta natin nung nakaraang dalawang araw, no. Normally nakakapito lang po tayo, 10 kahapon, medyo 19 naman po tayo, so maganda pong improvement ng sales yan, no. Despite the fact na talagang napakamahal na po ng ating mga LPG ngayon, dahil wala na ng mga dragon ng mga tangke at lahat po ay nire-require na na mga standard na klase po ng LPG cylinder tank po ngayon. So kahapon ay may balita rin tayo kahapon na mukhang may mga planta ng mga refilling plant na binisita di umano ng mga mahal nating kaibigan sa Department of Energy. Ewan ko bakit mula doon sa ating katulad na hampas lupang magtatangke ay umabot na may mga DOE. So mukhang nawawala yung surprise element ng inspeksyon. Otherwise hindi ho magkakaroon ng lesson pagka ho ganyan na may advance information, no? Kaya ho nasisira yung credibility at yung trust and confidence at saka yung expectation natin doon po sa mga composite team na nagsasagawa ng inspection, like the Department of Energy and the rest of the team, Department of Trade and Industry. Ang sa ang balibalita ay alam na alam daw ng mga kulorum at nangungulorum at mga nag-iiligal sa operasyon ng pag-LPG na darating po ang Department of Energy sa kanilang mga lungga. Kaya ayun, nakapaghanda po ang ating mga kasamahang magtatangke, lalong-lalo na po ito pong mga planta, at talagang napakaganda po ng ayos ng kanilang mga tangke, mga brand new lahat, ha? Pero pagdating po sa kanilang mga authorized outlet, mga dragon at mga nakaka-rimarim, nakakatakot at na mga tangke ang i-distribute, ha? Yan naman ay atin na rin pong yan na rin po ay ating pinaabot sa pamunuan ng ating mga brand suppliers na yan, dahil talagang matapos lamang na magkaroon ng 11592 ay patuloy pa rin na hindi lamang ang kolorum ang nagbibigay ng mga nakakatakot, nakakarimarim na mga klase ng tangke, bagamat hanggang ngayon po ay mismo mga brand, nagpapakilala mga brand ang nagdi-distribute pa rin, no? In this guise, in the guise of 11592, in the guise of under the guise of ang tawag nito, following the standards or the guidelines, etc., where in fact yung pong mga umiikot pa rin mga tangke ng mga brand na yan ay talagang nakakatakot pa rin. Ayan. So mga suki, ano na lang po tayo, no? Tsaga-tsaga na lang po muna tayo. Tumaas na naman po ang presyo ng LPG at natural, syempre hindi natin maiwasan na ipatong ito sa ating mga suki. Hindi naman po pwedeng magnegosyo tayo ng palugi, ha? Wala ho tayong control dyan sa presyo. Ang tanging magagawa na lang po natin ay i-absorb natin ng konti yung pagtaas, kung meron pa naman, at satisfying pa naman yung kita mo, maghati kayo ng Yusuki. Para lamang kahit papaano hindi siya umalis, at kahit papaano matawag na talagang ikaw magandang LPG sub, dahil ang puso mo ay talagang makamasa. Ayan, ha? So marami po tayong ibinahagi ngayon na impormasyon, mga katangke at mga suki.
Kita-kits po tayo sa mga susunod na araw dahil i-enjoy naman natin yung moment natin papuntang Bambang, Nueva Vizcaya. Susundin natin ang ating mahal na ina. Magandang hapon po ang inyong tangkero ng bayan, si Katuring. Mabuhay po tayong lahat.